alam natin ang ibig sabihin ng kahirapan. Ang katunayan, mas maraming mahihirap na Pilipino na nasa level ng B and E, na ibig sabihin ay baka hindi kumakain ng tatlong beses maghapon o kaya ay walang trabaho, walang ipagpagamot. Ang paradox ng Pilipinas ay mayroon tayo mga bilyonaryo na nasa listahan ng mga richest families in the world. Pero mayroon din tayo mga kababayan na halos ay mas mayaman pa ang daga kaysa sa kanila. Bakit ganito? Sapagkat nagkamali tayo ng pag-unawa tungkol sa kayamanan. Minsan sasabihin natin, hindi ko naman pinagtakawan to, hindi ko naman kinuha ito sa illegal na pamamaraan, pinaghirapan ko to, pinagsikapan ko to, akin to. Pero mayroong isang tanong na dapat nating tanungin, nasaan ang dukha at paano ang dukha sa iyong kayamanan? Ang kahirapan ay maganda kung maghahatid sa atin sa pagtitiwala sa Diyos. Pero mas malawak na kahirapan, hindi lamang dun sa selfishness, kundi dahil dun sa pagnanakaw. Natatandaan natin yung mga pera na nawawala galing sa budget ng pandemic. Natatandaan natin yung mga pera na nawawala galing sa pondo para sa kalusugan ng mga mahihirap. May mahirap. Kung may mahirap dahil sila ay kapuspalad, tutulungan. Pero kung may mahirap dahil sila ay biktima ng corruption sa pamahalaan, kailangan nating panindigan. At hindi tayo pwedeng maging neutral kapag pinag-usapan ang mahihirap. Because the poor, the orphans, the widows, the strangers have a special place in the heart of God. Sa pagpili natin ang mga pinuno, huwag lang tingnan yung mga nangangako. Ang tingnan ninyo ay ano nang nagawa para sa mga dukha. Ano ang kanilang nagawa, hindi lang yung pangako, hindi lang yung plataforma. Sapagkat ang pagpili sa mga pinunong makamahirap ay pagpili sa mga pinunong makadiyos. Mag-ingat po tayo. Alalahanin natin ang dukha sa ating pagpili ng ating pinuno.